Magandang gabi po sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating Bible program dito po sa Facebook Live at sa YouTube Live. Sabayan po tayong napapanood ngayon ang ating mga taga-subaybay mula po rito sa Plaridel, Bulacan hanggang sa iba't ibang mga lugar ng ating bansa sa Pilipinas, maging sa mga nasa abroad. Ngayon po ay Huwebes ng gabi ng October 18, 2018, at tayo po ngayon ay muli pong binigyan ng Panginoong Diyos ng mabuting pagkakataon para po maipagpatuloy natin ang atin pong paglilingkod na ginagawa sa ating mga taga-subaybay sa loob po ng 2 taon na mahigit. Salamat po sa Panginoong Diyos at salamat din sa mga taga-subaybay po natin na walang sawa po na tumututok at lalo pa pong dumadami ang ating mga taga-subaybay dahil nga po ito ay naibabalita na at naipag-aanyaya ng ating mga suki, ng ating mga kaibigan, pati ng marami pong mga OFW na nasa abroad. Ngayong gabi, hindi ko na po babatiin ang mga ngayon po ay isa-isa na pong sumasali sa ating programa para hindi na po time-consuming. Dahil yun na rin po yung ini-advise sa atin, pinayo sa atin ng ating mga kaibigan na wag na po tayong magbigay pa ng mga pagbati. Kung may babatiin man eh, yung mga baguhan na lang. Pero yung mga datihan na wag na po nating bigyan pa ng pagbati. Sabi po nung mga nagmamalasakit, para daw po yung oras ng pagtalakay ay marami po tayong Google na oras para po sa pagtalakay sa ating programa. Sa gabi pong ito, mga magulang at mga kaibigan, meron po kasing mga nandyan po sa social media na sila po ay merong mga sariling paniniwala na gusto po nilang yung sariling paniniwala na yon ay maidamay nila ang iba. At ang nangyayari pa, yung mga kasama po natin, yung mga kapatid natin, at yung mga nandito po sa ating programa na nagbibigay po ng oras para po makipag-aral sa atin ng mga salita ng Diyos, ito po yung kanilang tinatarget. At meron po silang sinasabi na sa panahon daw pong ito ay hindi na kailangan ang isang mangangaral na tao. Ayan, yan po yung mga na-encounter ng mga kapatid natin, yung mga nanonood din sa ating programa, na mayroong ganoon pong ipinapasok na ideya. Ang sinasabi ay hindi na raw kailangan sa panahong ito na meron pang tao na mangangaral sa atin ng salita ng Diyos. Ngayon, ito po ay gusto kong bigyan ng pansin para yun pong mga natatawiran ng ganoong mga masasabi ko po na mga wannabes. Yan, kaya po wannabes. Ano po siya? Ang istan niya, hindi na kailangan ng tao na mangangaral ng salita ng Diyos. Pero siya po ay nasa mga forums at yun ang kanyang ini-inject.
yun ang kanyang itinatawid sa mga tao. Ayan. Kung pag-aaralan natin, yung ganoong tao ay wala po sa maayos na pag-iisip. Ang kanyang sinasabi, nandiyan naman ang Biblia, basahin na lang ang Biblia. Hindi na kailangan ang sino pang tao na mangangaral. Ayon. Sana po ay ang ating mga kasama ngayong gabi sa ating programang ito ay magbigay po tayo ng pansin dito po sa ating paksa na tatalakayin. Kayo po bang mga narito sa ating programa? Kayo ba ay sang-ayon doon sa ganoong paniniwala na hindi na kailangan ang tao na mangangaral sa atin ang salita ng Diyos ngayon? Nandiyan naman ang Biblia, ay magkanya-kanyang basa na lang tayo. Yan, mag-comment po sana yung mga kasama natin sa programa ngayong gabi. Ibig bang sabihin, dahil na dyan ang Biblia, pwede mo namang mabili sa mga bookstore. Kanya-kanyang basa na lang. Yan, hinihintay ko po ang mga kasama natin ngayong gabi. Kasi nitong mga nakaraang araw, meron po talagang mga gustong pumasok dito sa ating programa. At kung mga yun po ay nagpapasok po, nag-i-inject ng ganyang mga ideya. Nung mga nakaraan na yun ay na i-block nga natin sa ating programa. At pagkatapos nating ma-i-block dito sa programa, doon naman po sa ibang grupo sa Facebook nagpo-post at sinasabing i-block nyo na rin ako dito dahil po yung isang grupo sa Facebook ay meron po tayong mga kasama na ipinopost din po, sineshare din tong ating mga videos. Napagkamalian na yung isang grupo sa Facebook ay tayo po ang admin. Doon naman po naghahamon na i-block na rin siya doon. Mabuti na lamang po may mga sumagot na hindi naman admin dito sila Willy Santiago. Ayan. Talaga pong ang kanyang punto ay yung ating programa ngayong ito sa Facebook Live at sa YouTube Live. Dahil napapansin po nila na meron na po tayong mga followers. Umahatak na po ng mga viewers itong programang ito. At yung mga ang tawag po dyan sa panahon natin ito yung mga ampalaya. Pag sinabi ampalaya, yun po yung ang tawag po doon yung mga bitter. Ayan, ang ampalaya po ay bitter melon. Tama po ba? Ayan, meron mga ganoon pong mga tao na naging ampalaya, naging mga bitter dito sa ating programang ito. Bakit? Dalawang taon na po kasi itong namamayagpag sa Facebook Live. At ngayon po ay nadagdag pa ang YouTube Live. Yan, ang mga ampalaya dyan, yung mga fanatics ng mag-angkel dyan po sa iglesia sa may Apalit, Pampanga.
na ang sinasabi paniin ko nga hindi naman daw siya interesado sa ating programang ito. Pero nanood siya at nakita raw niya 34 lang ang views. Talaga si Inkong ay kontra-kontra ang mga sinasabi. Ha? Yan ba ika ang magpapahiya sa ating pagsasama-samang ito yung merong turo na pre-Adamic race? Eh, hinihintay ko naman tutulan. Eh, wala na bang maitutol? At noong mga nakaraan eh, nagpaasa pa si Inkong na sige ika, linggo-linggo na nating tatalakayin ang mga pinagtuturo ni Willy Santiago na yan. All out war na ika ito kay Willy Santiago. Ay napansin ng mga walk-ins, ng mga miyembro na ay hindi nga nagtuloy-tuloy na nahibik na uli si Inkong eh. Ha? Guro eh, mga dalawang linggo lang na sinubukan ni Inkong na tutulan yung ating pre-Adamic race, yung mga iba pa nating tinalakay dito. Eh, pagkatapos sunod na tigil na. Ayan, kaya sabi na mga Wokens, akala ba namin na tuloy-tuloy na itong pagtalakay ni Inkong at tututulan niya, pamamalian niya ang mga turo ni Willy Santiago. Bakit ika nanahimik na si Inkong? Anyari. Ayun. Eh, ngayon, meron pong mga miyembro na nanggaling dyan sa iglesia ni Inkong kay Bonjing, Money Collectors Group International. Dahil sila po ay na-disappoint kay Inkong. Ha? Dahil napatunayan nila na si Inkong ay manluluko. Ayan. Si Inkong ay mandaraya. Si Inkong ay mandarambong. Ayan. Dahil si Inkong po pagdating sa pera ay gahaman, hidhid, ayan, ganid, dayukdo. Lahat po ng mga superlative degree na masasabi po natin yung pagiging maibigin sa salapi. Eh, dahil po na ano nila eh, kumbaga eh, isang panahon na sila'y napaakay kay Inkong, nagtiwala, tapos ay nitong bandang huli, napatunayan nilang manluluko si Inkong. Pag alis nila sa iglesia na yan, ang naging turing na nila, trato nila sa lahat na ng mga pastor, mga tagapagturo ng salita ng Diyos, lahat ay manluluko na. Yan. Kaya yung kanilang sinasabing ito ay bunga ng mapait na naging karanasan sa pagkakasama nila sa iglesia ni Inkong kay Bonjing. Yun po yung aking ano dun eh, pagkakabasa. Yun po yung aking analysis. Para po bang pusang nabandian ng kumukulong tubig itong nangyari sa ibang mga miyembro ng iglesia ni Inkong kay Bonjing, kahit mga dati pang manggagawa. O kaya nga tayo eh, nitong mga nakaraan eh, meron din tayong na kita rito sa Facebook eh, dating manggagawa dyan sa iglesia ni Inkong kay Bonjing eh, nag-Facebook live. Ayan. Eh, kaya lang eh, dahil nga impluensyado siya ng mga turo doon, yun pa rin ang kanyang karamihan ay daladalang mga turo. Yung mga turo ni Inkong. Ayan. Kaya nga po, yung kanyang programa na hindi ho maayos-ayos at hindi ho makatawag ng pansin
hindi ho makahatak ng mga manunood, eh, ang nangyayari nga po, eh, kahit sino na lang, eh, gustong i-guess sa kanyang programa. Ayan. At lalo, basta tututulan ako, eh, yun po ang, ano, yun ang kanyang gustong-gustong katandem sa programa niya. Ayan, magandang gabi po sa mga nasa Hong Kong. Sa maraming walk-ins ng Hong Kong at Middle East, ayan, magandang gabi. Yan po yung aking obserbasyon. Pagka nanggaling po sa Money Collectors Group International, miyembro o manggagawa, eh, ang kanila pong mga saloobin ay hindi na dapat pang magtiwala kahit kanino pang tao na mangangaral. Yung iba, eh, sila na mismo ang nangangahas na mangaral. Yan, magturo ng salita ng Diyos sa mga tao. Pero kagaya po nung akin na pong nababanggit sa mga nagdaan po nating programa, ang pagiging mangangaral po ay yan po ay calling. Yan po ay tawag ng Panginoon yan. Hindi po lahat ng gusto na maging mangangaral ay po pwede. Ayan. Sana po ay sumasang-ayon ang mga kasama natin dito po sa ating programa na ito na sinasabi ko. Ha, sana sang-ayon po kayo sa programa natin ito na Bible program sa inyong nadidinig sa akin ngayon na hindi po lahat ng gustong maging mangangaral ay pwedeng mangaral. Hindi po dahil gusto mo na maging tagapagturo ay pwede ka nang maging tagapagturo. Dahil sinabi po yan sa aklat ng unang Timoteo. O, babasahin ko po ah. Sa kapitulo 1 at ang talata po ay 7. Babasahin po natin ang nakasulat. Na nagsisipag nasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Ayan, pupuntahan ko po ang salin ng magandang balita Biblia. Ito naman po mababasa. Nais nilang maging tagapagturo ng kautusan, gayong hindi naman nila nauunawaan ang kanilang sinasabi at ang kanilang ipinagpipilitang ituro. Nakita po ba ninyo? Mga magulang at mga kaibigan, si Apostol Pablo, eh, nakita niya noong kanyang panahon na meron po doon mga nagnanasang maging mga guro ng kautusan. Hindi naman talaga sila mga guro, pero umaasta bilang guro, bilang tagapagturo. Bagamat di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Kaya naman po ay nasaksihan na rin naman natin nito pong mga nakaraan na yan nga pong mga ibang mga wannabes na mga nakahawak lang po ng Biblia at kumo nga po dating nagmanggagawa dyan sa iglesia ni Ingkong kay Bonjing, ay ang pagkakaalam ay pwede na siya. Siya po ay marami na rin nalalaman sa Biblia. Eh, ano po nangyari? Eh, hindi po pa nagkalat nito pong mga nakaraang sinubukan na makipagtalakayan, makipagsagutan mo sa akin. Ayan, nasaksihan niya ng mga kapatid. Eh, dahil nga nakita nila naging resulta,
noong nagsagutan na, hindi mo ba sila nga ang naubusan at sila na nga ang mga tumigil? Eh dahil nga po doon sa naging palitan, nagsagutan eh. Eh katakot-takot to ang mga inaning kahihiyang. O natatandaan nyo po yung tinututulan ako at ang sinabi eh, yun daw pariseyo na nag-anyaya sa kanyang bahay para sa isang sayo-sayo sa ating Panginoong Jesucristo. Eh, noong sabihin ko po na yung pariseyo na yun sa aklat po ni San Lucas, eh, yun po ay si Simon na pariseyo. Habi, pinagtawanan po ako nung tumututol sa akin eh. Natatandaan niyo po ba yun? Eh, hindi ka Simon ng pangalan ng pariseyo. Dahil ang kausap ika ni Kristo, yung Simon na kanyang kinakausap, yun ika ay si Simon Pedro. Ha! Naluko na. Ayan, yung mga bago nating mga taga-subaybay, kung hindi nyo po napanood po yun, yung Lucas Kapitulo 7, ang pinag-uusapan po namin eh, yung 7 at ang talata po ay 36. Merong pariseyo, inanyayahan si Jesus Christ sa kanyang bahay para sa isang salo-salo. Tapos may dumating po doon na isang babae na makasalanan na ang ginawa po ay yung babaeng pong ito eh binilig ng kanyang mga luha ang mga paan ng Panginoong Hesukristo. Tapos eh kinuskus niya ng kanyang buhok, hinahagkan ang kanyang mga paa at binuhusan pa, pinahiran pa ng ungguwento o pabango. Eh, doon po sa pangyayari na yon, mga magulang at mga kaibigan, eh, itong Panginoong Hesukristo, eh, pinagsabihan po niya yung kausap niya sa talatang 40. Kasi, dahil po doon sa ginawa ng babaeng makasalanan eh, nag-usapan yung mga naroon. Kung kilala lang sana ng guro, yung babae na yan ay isang makasalanan. Ayan. Kung nga siya ikay propeta talaga, dapat eh alam niyang masamang babae yan, yung humihipo sa kanya na yan at nagpapahid sa kanya ng ungguwento. Kaya doon sa talatang 40, eh, ang naging pagsasalita ng Panginoong Hesus, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, guro, sabihin mo. Ayan, nagsalita ang ating Panginoong Hesukristo, nagbigay po siya ng palaisipan tungkol doon sa merong pautang na dalawa po yung may pagkakautang sa kanya. Ang utang po ng isa ay 500 denaryo, ang isa naman ay 50. Ngayon, yung dalawang may utang na yan sa talinghaga ay walang maibayad. Kaya ang ginawa po ng nagpautang, pinatawad niya pareho. Ang tanong ng Panginoong Hesus dito po kay Simon, eh sino ba sa dalawa ang lalong iibig doon sa nagpatawad ng utang? Sumagot si Simon at sinabi, inaakala ko na yaong pinatawad niya ng lalong malaki. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang pagkahatol mo. Ayan, kasi nga po ay yung mga kasama po roon sa salo-salo ng mga pariseyo, dinadown yung babae. Ayan, meron silang sinasabing hindi maganda tungkol doon sa babae. Eh, yun po'y nalalaman yun ng ating Panginoong Hesukristo eh. Kaya ginamit po niya yung talinghaga na yan tungkol sa may dalawang pinautang.
500 denaryo, 50 denaryo, kapwa pinatawad yung mga may utang ngayon. Kaya ang tanong niya kay Simon, eh sino ba ang lalong iibig doon sa ano, sa nagpatawad ng utang? Ang sinabi ni Simon, eh yun ikang mayroong utang na malaki na pinatawad. O tama ika yung iyong sinagot na yan. At itinuro nga ni Jesus Christ yung tungkol po rito sa babae. Ayan. Tapos, para maintindihan natin na sino ba itong kausap na Simon dito, sa talatang 44, at paglingon sa babae ay sinabi niya kay Simon, nakikita mo ba ang babae ito? Pumasok ako sa iyong bahay. Hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Datapwat dinilig niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at kinuskos ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik. Ang kausap niya rito, si Simon, na nag-anyaya sa kanya sa bahay niya. Tama po. Nasusundan niyo po ba? Yung Pariseo sa Lucas 7 at 36 na nag-anyaya sa kanyang bahay, ito po si Simon. Ang pangalan ay Simon. Kaya nga, nung sabihan siya ni Jesus Christ, Simon, eh tinan mo itong babaeng ito. Nang ako'y pumasok sa bahay mo, hindi mo nga ako binigyan ng tubig eh, na ukol sa aking mga paa. Ngunit siya, dinilig niya ng kanyang mga luhang aking mga paa. Ha? Tapos, hindi mo ko binigyan ng halik. Si Simon, ang kanyang kausap dito, yung Pariseo na nag-anyaya sa kanyang bahay, hindi mo ko binigyan ng halik, tatapos siya buhat ng ako'y pumasok, ay hindi huminto ng paghalik sa aking mga paa. O yan po, mga magulang at mga kaibigan, yung isang dating manggagawa diyan po sa iglesia ni Inkong kay Bonjing na sinubukan po ako ng tutulan. Eh dito pa lamang, huy, sumemplang ni. Ha? Katakot-takot na palusot ang ginawa. Eh wala naman kumampi sa kanya. Wala siyang nakuhang kakampi. Ha? Kahit pa dun sa may nag-very good pa ka sa kanya nung umpisa. Very good! Ayan. Yung urot. Yung nasa abroad na wannabes din. Eh, nung umpisa eh, pinupush eh. Very good! Very good! O, nung marinig na ho itong aking pangangatwiran eh, nawala ho yung kanyang cheering squad eh. Iniwan na siya eh. Ha? Eh, yun po yung sinasabi ko na merong mga nagnanasang maging guro. Ha? Mga nangangahas lang. Pero, wala naman ho talagang nalalaman. Ano po? O yung isa pang nasa abroad na kakampirin niya, nagtutulong pa sila eh. Sa programa ay nagtutulong, nagtatandem. Eh, di ba sumubok din yung taga-abroad? Ha? Yung pastor na nandadakma ng estatwa doon sa sa Milan. Eh, di ko ba tinutulad din ako noon? Tungkol naman puro sa kadilimang mahihipo. Yun daw po naranasan na kadilimang mahihipo. Ha? Nangyari po sa lupain ng Ehipto. Eh, yun daw po yung fab. Pag naalala ko, ako ay natataw eh. Dahil, ano po eh, mga nangahas, mga sumubuko na ako ay pamalian. Pero nung ako na po ang sumagot, eh sila ho ang ano eh, ang lumabas na kahiya-hiya eh. Tama po. Ha?
Eh, yun daw pong nangyaring kadilimang mahihipo, yun daw yung fog, maitim daw yun, maitim. Ayan. Eh, natutuho sa atin, pag hukapuyan ay maitim, makapal, ay hindi, ano yan, fog, ismag na yan, pollution yan. Hindi ba ba sa Maynila, pagka po katatapos lang ho ng pagdiriwang ng bisperas ng bagong taon, hindi ba, tingnan nyo po ang Maynila. Dahil maraming mga usok, maraming mga firecrackers, may mga gulong pa, mga goma na sinunog, ay talaga hong makapal na usok, maitim. Eh yung pastor ho sa dyan sa Abrodeya, nagmamagaling. Eh nung tayo na po ang nakausap eh, hala, wala ho nga nasagot na maayos eh. Kaya ang ginagawa na lang po sa mga forums, doon na lang po nag-iingay at parang asong ululod. Ano? Asong na uulod na lang na kahit sino gustong pagatin doon. Ayan, nag-uhurementado. Kasi nga po, ang nangyayari po mga magulang at mga kaibigan, nandiyan ang Facebook Live, nandiyan ang YouTube Live. Yan naman po ay para naman sa lahat ng may gusto. Ayan. Pero, eh, pastor siya sa abroad. Hindi niya magawa po na gawin itong ginagawa natin eh. Tama po ba? Ha? Hindi nga niya pinapaalam sa mga miyembro niya na siya'y nasa forums at nakikipag-talakayan. Hindi nga po ginagamit ang tunay na pangalan, nakakubli, nakatago. Ayan. Eh, dahil nga po sa sarili niya, alam naman niya na wala po siyang calling. Hindi siya tinawag ng Diyos para mangaral. Kaya nga galit sa akin yung nasa abroad ngayon eh. Dahil yung kanyang source, yung kanyang pinagpupunan ng mga katuruan, ng mga aral, si Lingkong. Ayan, yung Pastor Dakma. Bakit po ba galit sa akin? Kasi, napeperwisyo, nasasalanta yung kanyang iglesyang negosyo sa Milan. Dahil, ang mga tinuturo niya sa mga miyembro niya na nauto niya sa Milan, eh, galing kay Lingkong. Eh dahil yung mga turo ni Ingkong ay natututulan natin, nagigiba natin, o kaya naman siya ay kagalit. Ayan, dahil siyempre, pag natumbok ko si Ingkong, eh natutumbok na rin siya, nadadamay yung kanyang maliit na naglupo sa Milan na hindi na nga umaasenso. Hindi na ho nadadagdagan. Eh samantalang tayo po noong nakaraang linggo, ha? Binabati po natin yung mga bagong kapatid na nabautismuhan, nadagdag sa iglesia. Yan, sila po ay anim na kaluluwa. Ha? Mga nanggaling po yan sa iglesia ni Ingkong kay Bonjing. Yan, yung anim po na tumanggap ng bautismo nitong nakaraang linggo. Mga dating miyembro ng iglesia ni Ingkong kay Bonjing. Kaya nga po masama loob ni Ingkong eh. Ha? Kaya si Ingkong ay nagagalit dahil nalalagasan siya ng mga miyembro. O ngayon, nung mga nakaraang panahon, nung mga 2010, may mga nanggaling po sa iglesia ni Ingkong sumama sa atin. Pero hindi po tumagal lang isang taon. Bakit po? Eh kasi yung nakasanayan nila sa iglesia ni Ingkong, gusto nilang maipagpatuloy dito sa ating pagsasama-sama. Eh ako naman po ay, ano eh, hindi ko naman papayagan po yun habang ako'y nabubuhay. Na yung mga katiwalian na kanilang natutunan, nakasanayan,
na gawin sa iglesia ni Ingkong kay Bonjing, e paglipat po rito sa pagsasama-samang ito, ipagpapatuloy nila. Kaya ang nangyari po, nagbalikan sila doon sa Money Collectors Group International. Na yan naman ay ipinagmamalaki ni Inka. O yun, ikang mga naliwanagan. Ay, nagbalikan na Inka dito. Eh, talagang babalik sa inyo. Kasi hindi nga pwede dito sa pagsasama-samang ito, yung mga baluktot na pag-uugali, yung mga mapagsamantalang gawain. Yan. Kaya, nung sila magbalikan doon sa iglesia ni Ingkong, eh, hinayaan ko na lang eh. Eh bakit? Eh, ano po, eh, makaka-istorbo lang dito eh, dahil ayaw nilang mag-adjust. Ayaw nilang magbago. Yun, yun ang totoo po dyan. Kaya may mga nagbalikan. Ngayon, yung iba naman ho, hindi na bumalik kay Ingkong kasi naisip nila, pag bumalik kami kay Ingkong, ay huhut-hutan uli kami ni Ingkong. Ayan. Kaya sila naman, ang naging mindset na lang, eh, kung si Ingkong nakapanluko eh, ng mga tao makapanluluko rin kami. Kaya kahit wala naman ho silang kasanayan, wala silang alam masyado sa Biblia, hindi nga ho kabisado yung 66 books ng Bible eh. Ha? Merong mga grupo dyan eh, yung grupo ng malolos. Nako, ewan ko lang. 66 books ng Bible. Baka nga po hindi alam i-recite ng sunod-sunod eh. Tapos ay mga nangangahas na pong mangaral at magturo. Ayan. Eh kasi yun ang kanilang naisip na ba't kami babalik dyan? Eh di makuha-kwartahan pa uli kami ni Ingkong. Eh kaya rin naman ika nating gawin yung ginagawa ni Ingkong eh. Ayun, kaya sila namumulot din ang mga turo kay Ingkong at ipinanluluko rin nila sa mga gusto ho nilang pagkakitaan din. Ayun po, mga magulang at mga kaibigan, ang aking obserbasyon, pagka po nang galing sa iglesia ni Ingkong kay Bonjing, dalawa lang po yan. Dalawa lang pwedeng mangyari. May mga nawawalan na po ng tiwala sa Diyos, ayaw na hong mag-iglesia, ayaw na hong mag-reliyon, o yung iba naman ho, ang gustong mangyari, sila na ang mangaral para gamitin naman ang Biblia sa pagninegosyo. Sa ano, yung ang gagawin po ay ninegosyohin ng mga maaakay nila. Ayan, ayaw patawag ng mga pastor, pero ginagawa ang trabaho ng mga pastor. Hindi kailangan ng mga ngaral na nagpagturo. Eh bakit sila nagbro-broadcast? Hayaan nila yung Biblia magsalita sa kanyang sarili. Tama po ba? Naintindihan niyo po ba ako, mga kasama? Kapag ganyan ang stand, na hindi na kailangan ng mga ngaral na tao, eh bakit nangangahas pa silang mag-broadcast? Eh ano ginagawa ninyo? Kung hindi kailangan ang tao na mga ngaral, di ang Biblia, hayaan nyo na lang yung magbuklat sa sarili niya. Parang yung super book. Tayo ba nakapanood ng animation na super book? Yan, paborito ko po ng araw yan eh. Yung super book eh, kusang bubuklat na po yan. At yung mga bata ay ipapasok niya roon sa loob ng Biblia para mag-time travel. Alam po, eh ganun pala ang inyong
paniniwala na hindi kailangan na meron pang tao na mangangaral ng salita ng Diyos. Eh, bakit kayo nandyan? Ba't kayo ay nag-trying hard pa na mag-programa? Ayan, Superbook saka Flying House. Ayan, ganun ang ang konsepto po nung kwento. Nagpa-time travel sa panahon ng mga naunang mga naglingkod sa Panginoon. Ayan, Superbook 3D. Ayan, maganda nga po yung animation na lumabas ng Superbook ngayon. Ngayon, ito po yung ating gustong bigyan po ng pansin. Dahil nga po sila'y nakaranas ng mapait na karanasan dyan po sa iglesia ni Ingkong kay Bonjing, ang naging kaisipan na nila, ayoko nang magtiwala, ayoko nang makinig sa kahit kanginong mangangaral. Ayan, kahit kangino pang tagapagturo. Kaya ako ika, babasahin ko na lang ang Biblia. At ipapaunawa naman ikaya ng Holy Spirit . Ayan, parang ang Holy Spirit kayang-kayang manduhan ng kahit sinong tao. Ayan. Yun po ang yan ang problema na ho ng mga yung kaisipan ho ng iba. Parang ang Holy Spirit alila nila na pag sinabi nila gagawin yung kanilang gusto. Ayan, kaya ako'y naaawa rin kahit papano Nakikipagtalo sila sa mga kapatid. Sa mga forums, akala mo kung sinong mga mga maaalam na at ako pa ang gustong pasagutin. At kapagin nyo ika, si Willy Santiago at siya gusto kong kausap. Sabi ko nga noong i-block natin dito yan sa Facebook Live natin, di ba Facebook Live ka? At saka mo ko kausapin, meron ka mga tutol, ikaw ay mag-Facebook Live. Ikaw ay mag-programa rin. Kasi kung sinasabi mong nasa iyo Holy Spirit, sabi kung nasa iyo Holy Spirit, hindi mo ko lalabanan. O, mga kasama, nadinig niyo po ba yung sinabi ko? Kung yung tumututol sa akin ay nag-claim na siya ay anointed ng Holy Spirit, siya ay templo ng Holy Spirit, hindi ako dapat labanan yan. Pwede ba namang templo ka ng Holy Spirit? Tapos ako'y templo ng Holy Spirit, tayo ay maglalaban. Ibig lang sabihin, kaya kayo ay mayroong ganyang mga saloobin, mayroong ganyang kayong mga pakiramdam laban sa akin, kasi nga, hindi tayo magkapareho. Hindi tayo magkaisa. Nagkakaintindihan po ba? Kaya lahat po nung mga sumubok na ako ay tutulan. Ha? Ibig sabihin, ibang espiritu yung nasa inyo. At hindi Holy Spirit yun. Bakit? Kung Holy Spirit ang nasa inyo, bakit mali-mali mga sinabi nyo? Mali-mali mga pinagtuturo ninyo. Tama po ba? Yung magbabarkadahan doon sa Malolos, ilang beses na rin naman nating napagbigyan na yung kanilang mga kinakalat na kalokohan sagutin natin. Nandiyan nga, yun daw apoy na walang hanggan, hindi naman daw yun walang hanggan talaga. Inukondisyon ng mga isip
na kung sila man ay mapunta sa dagat-dagatang apoy, ay hindi naman sila mapaparusahan at maghihirap ng walang hanggan. Ayan, parang si Ingkong, naalala ko si Ingkong, nitong nakaraan, tinuro yung mga taga Sodom at Gomora, may pag-asa pa raw maligtas sa araw ng paghukom. Ayan, magkakadiwa sila eh, yung mga tutol, yung mga laban, yan, yung mga kinokontra ako rito. Sila ho, bagamat hindi magkakasama sa isang grupo, pagdating sa ako ang lalabanan, tututulan, nagsasama-sama yan. Ayan, magkakaibigan yung mga yan. Para ho bang yung nangyari sa ating Panginoong Jesucristo? Ano ba nangyari noong si Jesus Christ po ay gusto na pong mahatulan ng kamatayan? O Lucas 23 at ang talata po ay 12. At nang araw ding yaon, naging magkaibigan si Herodes at si Pilato sapagkat dating sila'y nagkakagalit. Ayan. Noon araw pala, itong si Herodes at si Pilato, magkagalit yan. Pero nung araw na yaon, na si Jesus Christ po ay dinala na po sa kanila para pahatulan ng kamatayan, ay naging magkaibigan yung dating magkaaway, magkagalit na Herodes at Pilato. Yan din po yung nakikita ko na nangyayari ngayon eh. Sa mga hindi pabor dito po sa aking ginagawang pangangaral. Itong iglesia na ating pinagsasama-samahan, iglesia ng Diyos na buhay. Ang Diyos po rito buhay. Yung kanyang kapangyarihan, nararamdaman, nararanasan ng mga kapatid. Amen. Yan, kahit sa abroad, ay, Brother Willy, amiikay, namamangha. Yan, talaga ikang abot dito sa abroad, yung espiritu ng Panginoon. Pag tayo eh, sabay-sabay nananalangin, ramdam na ramdam namin ang presensya ng Panginoon. Amen. Yan ang wala sa Money Collectors Group International. 19 na taon ako dyan, ay wala po yung ganoong pakiramdam. Wala yung ganoong experience. Ha? Na pag nananalangin ka, ay ramdam mo ang presensya ng Panginoon. Tapos eh, may mga kapatid tayo eh, naaamoy mismo ang halimuya, ang kabanguhan ng Diyos. Ayan! Yung ating sinasabing ito, may mga nakaranas niyan. Nagpapatotoo. Brother Willy, nagmamaneho ko long travel dito sa abroad. Ha? Yelo na ang dinadaanan ko, Brother Willy. Wala nang punong kahoy, wala namang hayo. Biglang bumango ang loob ng sasakyan ko, Brother Willy. Eh, hindi naman ako gumagamit ng freshener. Ayun. Bumangoy ka, Brother Willy. Kakaibang bango yung naamoy ko sa loob ng sasakyan. Ha? O eh, sabi ko, yun na, yun na yun. Nandiyan ang presensya ng Diyos. Yeah, nandiyan kako ang iyong guardian angel. Pagka ikaw ay pinaparamdam lang sa'yo kako ng guardian angel na hindi ka nag-iisa sa biyahe mo. Amen. Tama po. Ayan, meron pa nga nagsalita ng wika. Ayan, totoo po yun. Nakapagsalita ng wika yung isa nating kapatid. Talagang ito po ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Very active ang Holy Spirit dito po sa ating pagsasama-sama ngayon.
Ha? Kaya nga, sabi ko sa kapatid na nakaamoy ng kakaibang bango, eh, pinatunayan lang ng Panginoong Diyos yung kanyang pangako. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ha? Sasamahan kita hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya yung mga kapatid na yun, matitibay ngayon eh. Ha? Bakit? Eh sila mismo nakaranas, naka-experience. Ayan. Kaya mahihirapan kayo lalong tibagin ng mga kapatid dito. Mahihirapan kayo na yan eh, makumbinse si Ingkong. Sabi ni Ingkong, hindi siya interesado sa grupong ito. Hindi raw interesado eh, ang offer nga ni Ingkong eh. Lahat ng sumama kay Willy Santiago, pwedeng bumalik dito, pwedeng bumalik. Si Willy lang ang hindi. Naloko na. Ayan. Hindi raw interesado si Ingkong sa mga kasama ko rito, sa grupong ito. E ba't nag-o-offer si Ingkong? Lahat ng umalis at sumama kay Willy, pwede pang magbalik loob. Si Willy lang ang hindi pwedeng magbalik loob. Eh, sabi ko nga, kahit yan na lang ang natitira, nag-iisang iglesia sa ibabaw ng lupa, ay hindi ako babalik dyan. Hindi ako babalik dyan. Ah. Eh, lalo ngayon, mismong ang Panginoong Diyos eh, pagka po tumawag tayo eh, agad eh, may sagot eh. Ha? Sa tanang buhay ko, ha? 19 na taon akong manggagawa at tagabasa. Ayan, miyembro po dyan sa Money Collectors Group International. Ay, hindi ko po naranasan yung ganoong panalangin na ramdam na ramdam mo na ang Panginoong Diyos ay nasa iyo. Ang Holy Spirit ay yung presensya niya ay nasa iyo. Pinupuspos ka ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Ayan, yung mga kapatid, kahit nasa malalayong lugar, Brother Willy, yung panalangin natin sa pagsamba, Brother Willy, talaga ikang nakaramdam kami ng guminhawa ang aming pakiramdam. Gumaang yung aming mga pakiramdam. Yung Sister Angel Balano na nagpabautismo nitong nakaraang linggo. O yun, siya po mismo, naramdaman din niya. Unang pagkakataon na magkita kami, pumunta po rito sa Claridel. Eh, nung sila po ay uuwi na nung kanyang anak, sabi ko, gusto nyo bang manalangin tayo, mga kapatid? Ipag-pray ko muna kayo bago kayo umuwi. O, nung mag-pray kami, umiyak na ho nung umiyak yung Sister Angel. At, Brother Willy, kakaiba ika ang naramdaman ko. Nung ikaw na doon na po sa iglesia sa Apalit Pampanga, ni hindi nababagbag ang kalooban ko eh. Eh, dito ikaw ay nababag ang loob ko, lumuhay ikaw ako, tapos eh, parang may mabigat sa dibdib ko na nakabaon, na natanggal. Eh, si Brother JC ng Makati, ganun din. Brother Willy, yung merong nasa ulo ko na naalis dahil ikaw sa panalangin na ginawa natin. Ayun, yun po ang mga na-experience ng mga kapatid. Kaya po yung mga nandyan pa sa Money Collectors Group International, ang iwan nyo na yung iglesia na yan. Patay na iglesia yan eh. Walang kapangyarihan ng Diyos dyan po sa Money Collectors Group International. Kayo mismo, pakiramdaman ninyo. Walang kapangyarihan ng Diyos sa samahan na yan. Kaya, patay na iglesia yan. Hindi iglesia ng Diyos na buhay yan. Ha? Sa Biblia, ang may-ari ng iglesia ng Diyos, Diyos na buhay. Kaya yung iglesia, buhay yun. Ha? Yun ay nakikipaglaban kay Satanas.
nakikipaglaban sa diablo, sa mga demonyo, hindi takot sa mangkukulam, hindi takot sa mambabara. Amen. Ay, napatunayan eh. Mambabarang, ha? Ay, sinaway natin sa pamamagitan ng telepono. Meron naman noong patunay, yung magpapatunay, hindi ko naman kamag-anak at hindi pa nga bautisado rito eh. Tama po? Yung nga barang, dumalo nga dito eh. At tayo nga po ay nanalangin. O natulungan natin yung ineperwisyon ng mambabarang. Kaya mahihirapan talaga itong mga kritiko natin, yung mga detractors natin. At mag-iingat lang kayo, ha? Si Jesus Christ, nung siya po ay gumagawa ng mga himala, ng mga milagro, hindi ba yung mga scribe at pariseo na naiinggit kay Jesus Christ na hindi kayang gawin yung kanyang ginagawa? Ano sabi? Eh, dahil ika kay Beelzebub, kaya niya nagagawa yung mga pangyarihang gawa na yan. Ha? Yung mga kritiko ni Jesus Christ ay nag-iisip pa at nagsasabi pa na eh, meron kasing sa demonyo yan, kaya nagagawa niya yan eh. Eh, doon sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na yung kanyang ginagawa na yan ay dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At doon niya sinabi na ang sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin kahit sa sanglibutang ito o maging sa darating. Kaya yung mga kritiko natin, hindi ko kayo tinatakot, mag-isip-isip lang kayo, hindi ninyo alam kung sino binabangga nyo. Sabi sa Biblia, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya ang igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos na ito ay buhay at ang templo ito ay kayo. Amen. Unang Korinto 3:16-17. Mag-ingat kayo, ha? Pagka ang inyong ginigiba ay templo ng Diyos, templo ng Holy Spirit, kayo ang gigibain. Kung kayo ay naniniwala sa Biblia na inyong binabasa, di ba sa akin yung binigay kong talata? Ha? Yung mga ang naging panuntunan na sa buhay dahil sa bitterness, dahil sa pagiging ampalaya, dahil sa insecurities, kahit gawa ng Holy Spirit, magpagaling ng may sakit, magpagaling ng kinukulam, ng binabarang, meron pa rin kayong sinasabi na para lang ako ay inyong pasamain, para ako ay inyong imarka na hindi maayos, hindi maganda, hindi mabuti sa mga tao. Ito lang ang sinasabi ko. Nangako ang Diyos, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya nga ako ay yun ang aking pinakaiwasan na ako ay gumanti, magbitaw din ako ng mga kagaya ng ginagawa nila sa akin na mga salita. Ay, hindi ko gagawin yan. Bakit? Nangako sa akin ng Diyos eh. Huwag kang gaganti. Ako gaganti. Kaya hintayin nyo na lang yung ganti ng Panginoong Diyos. Kung kayo ay hindi magsisisi sa inyong mga ginagawa na yan. ngayon, yung sinasabi na hindi raw kailangan sa panahong ito
ng tao na mangangaral ng salita ng Diyos sa mga tao at meron naman daw Biblia, eh di yan ikang Biblia, eh basahin mo na lang. Ibig bang sabihin dito, mga magulang at mga kaibigan, kung tayo po ngayon dito ay ayan, tayo po ay ayan, ayaw ni Ingkong nito. Meron po tayong si Senta ngayon na magkakasama dito po sa ating programa. Ha? Meron sa Facebook Live at sa YouTube Live. Ibig bang sabihin eh, kung tayo ay si Senta, kani-kanya tayong basa na lang ng Biblia at asahan natin na tayong si Senta na nagbasa ay iisa ang magiging pagkaunawa. Ganun ba yun? Mga magulang at mga kaibigan, yan, meron po tayong 60 na magkakasama ngayon. Kasi sabi ni Ingkong, eh, kakaunti lang daw tayo. E di hintayin natin na ang Diyos ang magpaparami. Ha? Parang yung mga pugo sa Israel. Ha? Noong sila po'y naglalakbay sa ilang, hindi ko ba sila ay nagsawa na ron sa mana, yung kanilang pinupulot sa lupa. Reklamo ng mga Israelita, mana, araw-araw na lang, mana. Wala ba ikamal lang karne? Ha? Yun ang kanilang sinasabi. Ano ginawa po ng Panginoong Diyos? Eh dahil gusto naman po ng mga Israelita na makakain ng karne, ayun, nagpadala naman ng mga pugo. Ha? Talagang itinaboy ng Panginoong Diyos ang mga pugo para makakain ng karne ang mga Israelita. O yan din ang gagawin ng Panginoong Diyos dito po sa ating programa at pati na sa iglesia. Ako po hindi na gano'n eh. Hindi po ako nag-aalala ron eh. Ha? Kaya nga ako, kung muna nakikita ko po na talagang malapit ng gawin ng Panginoon na parang mga pugo ay itataboy, dadalhin po rito sa Claridel. Sabi ko sa mga kapatid, ay tayo ay tatlong taon na rin nangungupahan dito sa Claridel. Ay makakabuti kung tayo ay magpundar na ng sariling lupa at magpatayo ng sariling kapilya para sa iglesia. Kasi kako ay talagang tayo paparami. At pagka nga po Linggo, kung kayo madadalo rito, ay jampak na po rito sa ating pinagkakatipunan. Ha, puno po tayo. Ha, Linggo-linggo po ay napupuno tayo. Lalo po tayo ngayon ay nag-aanyaya sa mga taga-subaybay natin. Meron kayong mga sakit at karamdaman o dumalo po kayo. Ha? At pagagalingin kayo ng Panginoon. Amen. Yung mga kamag-anak natin, mga kaibigan, kakilala, gusto nating matulungan, may mga sakit, may mga karamdaman, tinatanggihan na po ng mga doktor, tinatanggihan na po ng mga ospital, ay yayain nyo po at makipag-fellowship dito po sa amin pagka po Linggo, alas 9 ng umaga, dito po sa lot 14, block 32, Diamond Road, Roca Village 2, Barangay Tabang, Claridel, Bulacan. Yan po yung ating address. Gusto po ninyong matulungan natin na gumaling sa mga sakit at karamdaman. Kahit po yung mga sinasabing kinukulang, ayan, pinabarang, o na matanda, na duwende, na maligno, ay dito nyo po dalhin. At pagagalingin po ng Panginoon. Hindi ko sinasabing ako magpapagaling. Pagagalingin sila ng Panginoong Diyos sapagkat ang Diyos ang nagpapagaling. Ha? Si Jesus Christ
Siya ang noon, siya ang ngayon, at ang magpakailanman. Siya ang kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ebreo 13 at 8. Kaya, yung pagpapagaling na ginawa ni Jesus Christ, noong siya'y narito po sa ibabaw ng lupa, ha? Yan po'y ginagawa pa rin ni Jesus Christ hanggang sa panahon nating ito. Amen. Yun po yung aking sinasampalatayanan. Si Jesus Christ, siyang kahapon, ngayon, at magpakailanman. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Ayan, alam niyo po yung abit na yon. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya noon, bukas, ngayon, at sa habang panahon, siya ay si Jesus. Ayan. Ayon, mga magulang at mga kaibigan. Yan ang karanasan ng mga kapatid ngayon dito sa iglesia. Sila po mismo ay nakaramdam na parang mga bago uling mga ipinanganak, mga bagong sinilang dahil iba po yung ano yung presensya ng Panginoong Diyos. Yung Holy Spirit dumadaloy sa iyong buong katawan. Yung si Brother Ninyo anak ni Brother Bert Brother Willy, sarap ika nung naramdaman ko nung nananalangin. Mula ulo hanggang talampakan ko, dumadaloy ika yung kuryente. Ha? Ang sarap ika sa katawan. Eh sabi ko kay Brother Ninyo ano lang yan, umpisa pa lang yan. Ha? Magiging normal na ako sa iyo yung ganyang pakiramdam. Ha? Si Brother Vincent, ayun, meron din silang ganong karanasan. Kaya lalong mahihirapan si Ingkong na makumbinsi ang mga kapatid na magbalikan sa Money Collectors Group International. Bakit? Dito nangyari yung nalasap mo Yan, natikman mo yung kaloob ng kalangitan Ha? Nalasap mo yung kapangyarihan. Ayan. Kaya, yung mga nandyan sa Money Collectors Group International, subukan nyo lang. Ha? Kayo ay dumalo at kayo mismo makakapagpatunay iba ang pakiramdam. Ha? Pag dumalo dito. At hindi ko sinasabing pag kayo dumalo rito, kayo yung miyembro na. I-try nyo lang, ha? Na maranasan yung sinasabi natin. Kung gusto nyo pa magpauto kayin ko, di magpauto pa rin kayo. Bahala na kayo sa buhay nyo, ano? Ayaw nyo ng, ng katotohanan. Gusto nyo yung kasinungalingan. Ngayon, kasinungalingan yung kinakalat ng mga nadismaya kay Ingkong na dahil naloko sila ni Ingkong, yan, nadaya sila ni Ingkong, nagkaroon na sila ng masamang kalooban sa mga tagapagturo, sa mga mangangaral. Hindi na raw kailangan ang tao na mangangaral. Nandiyan naman ang Biblia, basahin mo na lang at maunawaan mo. Ganun ho ba yun? Hindi naman ganun Yung bating, yung yunok, binabasa niya ang aklat ng propeta Isayas. Pero si Pilipe, inutusan ng anghel ng Panginoon na siya'y sumabay. Sumakay siya doon sa karo, sa karwahe. Para yung bating na binabasa ang aklat ng propeta Isayas ay magabayan niya yung bating. Basahin ko po. Gawa 8:30, at tumakbo si Pilipe patungo sa kanya. At napakinggan niyang binabasa si Isayas na propeta at sinabi, nauunawa mo baga ang binabasa mo?
Yan ang pangyayari dyan. Yung bating, yung yunok, binabasa ang aklat ng propeta Isayas. Ngayon, eto si Pilipe, tinanong niya yung bating, nauunawaan mo ba ang binabasa mo? 31. At sinabi niya, paanong magagawa ko maliban nang may umatnubay sa aking sinuman? Ayon, umamin yung bating. Binabasa niya yung aklat ng propeta Isayas, pero hindi naman niya nauunawaan. Ang sabi niya, paanong magagawa ko maliban nang may umatnubay sa aking sinuman? At pinakausapan niya si Pilipe na pumanhik at maupong kasama niya. Yan, sinabihanan ng bating na si Pilipe sumakay na at tumabi na sa kanya. Ngayon, ano po nangyari? At 34, at sumagot ang bating kay Pilipe at sinabi, ipinamamali ko sa iyo kanino sinasabi ng propetang ito sa kanya baga sarili o sa alinmang iba. Yan, nung basahan na po ni Pilipe itong bating, nagtanong na po itong bating, para kanino ba itong sinasabi ng propeta? Ito ba'y para sa kanyang sarili o para sa iba? 35, at binuka ni Pilipe ang kanyang bibig. Pagpapasimula sa kasulatang ito'y ipinangaral sa kanya si Jesus. O mga magulang at mga kaibigan, paanong naunawaan noong bating na bumabasa noong aklat ng propeta Isayas kung kanino po yung hula na nakasulat sa aklat ng propeta Isayas? Paano po niya naunawaan yon? Dahil merong Pilipe. Si Pilipe po ba'y tao? Tao po si Pilipe, ebanghelista yan eh. Yan. Ipinangaral ni Pilipe, ng ebanghelistang Pilipe, si Jesus dito po sa bating, batay po doon sa aklat, hula ng propeta Isayas. Tama po ba? Nakuha niyo po, mga kasama. Para maunawaan ng bating yung hula na binabanggit ng propeta Isayas, kailangan merong tao na kagaya ni Pilipe na mangangaral sa kanya. Amen. Paano na ho yung pangahas na sinasabing hindi kailangan na tao ang mangangaral sa atin? Walang kailangan na tao na mangangaral. Hindi na kailangan ng tao na mangangaral. Nandiyan naman ang Biblia, basahin na lang. Ha! Yun ang sinasabi ko eh. Kaya wala nang maibigay na talata eh. Hinahanapan ng talata nung mga kausap niya, ay walang maibigay na talata kasi kalukuhan yung sinasabi. Ha? At yun po, galing sa ibang espiritu. Yung ganoong mga itinatawid sa mga tao. Basahin na lang ang Biblia at wala ka nang kailangan pang papakinggan na tao na mangangaral. Pinakita sa kasulatan, yung bating, yan po ay katiwala ng Reyna Candace ng Etiope. Matalinong tao yan. Nag-aral yan. Ha? Binabasa ang aklat ni Isayas. Hindi nga niya maunawaan eh kung sino yung tinutukoy ng propeta Isayas eh. Ngayon, ito si Pilipe. Ha? Noong ipangaral sa kanya ang Panginoong Jesucristo, naunawaan niya, ayun pala si Jesus. Kaya pagdating doon sa dako na may tubig, humingi na ng bautismo yung bating, Pilipe. Ito na tubig, ano pa nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan. Ayan, pagka wala nang mangangaral na tao, paano pa magagawa yung bautismo? Naman! Ha?
Yung nagsasabing hindi na kailangan ang mangangaral na tao. Ah, may Biblia naman. Eh, paano naman yung pagbabautismo? Kung nasa Biblia rin po yung bautismo, eh, sino magbabautismo roon sa sumasampalataya? Tama po ba? Malaking problema yung gusto ninyong mangyari na yan pagka tatanggalin nyo na ang mangangaral na tao. Ha? Huwag na ikang makinig pa sa mga mangangaral na yan. Basahin na lang ang Biblia mag-isa. Ay nabasang may bautismo. Sumasampalataya yung nakabasa. Eh, sino naman magbabautismo? Ha? Sa tubig. Sino gagawa nun? Pwede ba naman yung tao ay mag-isa na lang dadive dun sa... Wala sa ayos. Ayan, wala sa hulog eh. Kaya nga sabi ko eh, kawawa rin yung mga ganoong mga umalis dyan sa Iglesia ni Ingkong dahil nadismaya, natisod lamang kay Ingkong, kay Bonjing, pero yung mga maling turo ay dinadala-dala pa rin nila. Tapos eh, nagkaroon pa sila ng mga sariling mga paniniwala. Ha? Eh, saan kayo dadalhin ng inyong mga pinapangahas na mga kaalaman na yan? Hindi naman kaalaman yan. Hindi naman karunungan yan eh. Ha? Gali lang sa inyong ano yan? Malikot na isip at udyok na rin ng espiritu ng kamalian. Ha? Unang 1:4-6, merong dalawang espiritu. Espiritu ng katotohanan, espiritu ng kamalian. Yung espiritu ng katotohanan, yan po ang Espiritu Santo. 16:13 ng Juan. Ha? Ang espiritu ng katotohanan, yan ang Espiritu Santo ng Diyos. Yung espiritu ng kamalian, galing yan kay Satanas, sa Diablo. Kaya pagka mali-mali ang inyong mga ipinapangaral, ha? Yung inyong mga kinokomento sa mga forums, galing yan sa espiritu ng kamalian, delikado kayo, mapapahama kayo pagka kayo hindi nagbago. Yan ang dapat nating maintindihan. Ha? Sa Biblia po, kahit nandyan ang mga kasulatan, ha? Kailangan pa rin meron kong magbabasa niyan para maintindihan ng mga makikinig. Nagkakaintindihan po ba tayo? Si Jesus Christ, natatandaan niyo po, pumasok po siya sa sinagoga. Ha? Nandoon po yung mga taong nagkakatipon. Ano ginawa niya? Binasa niya ang aklat ng propeta Isaias. Sa 4 at ang kalata po ay 16-18. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. At binalumbon niya ang aklat at isinauli sa naglilingkod at nangaupo. At ang mga mata ng lahat ay nanga sa kanya. Sa sinagoga ay nakatitig sa kanya. At siya'y nagpasimulang magsabi sa kanila, "Ngayon naganap ang kasulatang ito sa inyong mga pakinig." O si Jesus Christ eh, yung kasulatan ng propeta Isaias, binasa niya eh, para doon sa mga nasa loob ng sinagoga, mga nakikinig. At tapos sinabi niya, "Ngayon naganap ang kasulatang ito sa inyong pakinig." Ibig sabihin, hindi pwedeng yung Biblia, eh hayaan mong magbuklat ng sarili niya at magsalita sa iyo. Ha? Kailangan mo talagang meron kang papakinggan dyan. Ha? Merong magbabasa niyan at yun ang
magtuturo sa iyo. Yung mga manangaral, kagaya ni Jesus Christ, sinabi niya, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Kaya nakapangaral si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ din po'y nakagawa ng mga makapangyarihang gawa ng Panginoong Diyos dahil sa Holy Spirit. Amen. Gawat 10:38. Lahat ng mga gawang makapangyarihan na ginawa ni Jesus Christ dahil ang Espiritu ng Diyos ay suma sa Kanya. Ang mga manangaral, ang mga apostol, paano po ba sila nangaral? O, basahin natin, ikalawang Pedro, 1:20-21. Na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Yung Holy Spirit, ang gagawin niyan, uudyukan niya yung tao para makapagsalita ng mga salita ng Diyos. Yung binabasang kasulatan, Holy Spirit din ang magbibigay ng unawa doon sa nagbabasa, ha, na manangaral. Sila Apostol Pedro, Apostol Pablo, noong panahon nila, ang available po na mga kasulatan, yung mga aklat ng matandang tipan. Binabasa nila yon sa pangangaral nila. Paano nila nauunawaan? Sa udyok ng Holy Spirit. Sa pangangaral nila, sa udyok ng Holy Spirit. Meron pa rin mangangaral na inuudyokan ng Holy Spirit para makaunawa at makapangaral ng mga salita ng Diyos. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga magulang at mga kaibigan? Maliwanag po ba yan? Eh, yung nangangahas basta dahil ayaw niya kay Ingkong, nadismaya siya kay Ingkong, o pati sa akin ganun na rin ang pakiramdam. Ha? Kung sabihin nagkaroon kami ng pagkakataong magkita, magkausap, tama naman yun. Kaya lang nung kami magkaharap na, magkausap na, ang pakiramdam talaga niya, hindi naman kailangan ng meron pang mangangaral. Kaya ako naman po, hindi na ako nagpilit. Hindi ko naman, kasi ganun po ako Ba't ko uubusin ang oras ko sa taong ang pagkaalam sa sarili niya ay si marunong na. Na siya ay kumbaga ho sa baso, puno na ng tubig. Kahit ano pang tubig ang aking ilagay, aawas lang, tatapon lang. Kaya nga ho, noong panahon na nakilala ko na rin, sa pagsasalita niya, nakita ko na, naramdaman ko na hindi naman siya nakahanda ng magpaturo pa dahil nadismaya nga kay Ingkong, hinayaan ko na. Ha? Kahit nga sila Apostol Pablo, nung tinatanggihan na ng mga kalahi nila yung pinapangaral nila, sabi nila San Pablo, pupunta na kami sa mga hintil, tinatanggihan ninyo yung salita ng Diyos. Ganun po ako. Nakikipag-usap sa akin, may sariling, may sariling na ho siyang mga paliwanag. Meron na siyang mga sinasabing karunungan, kaalaman. Hayaan ko na. Ngayon, dahil hinayaan ko, akala naman niya, nabuo sa isip niya, tama yung kanyang mga naisip at sinabi. Kaya nga sabi ko Holy Spirit ang nasa iyo. May Holy Spirit din na nasa akin. Bakit naman tayo magkaiba ng
ng sinasabi. Ha? Yung sa akin ay nasa Biblia, yung sa iyo ay wala sa Biblia. Ibig sabihin, yung nasa iyo, espiritu ng kamalian. Ha? Yung sa akin, yun ang espiritu ng katotohanan. Madali namang makilala pagka ang nasa isang tao, espiritu ng katotohanan eh. Yung sinasabi nun, nasa Biblia. Ha? Hindi ho yan gumagawa ng sariling paliwanag. Nakasulat, binabasa lang. Hindi ho kailangang mag-imbento ng paliwanag, kagaya ng ginagawa dyan sa Money Collectors Group International. May hinihintay lang po akong video eh. Gusto ko sana talaga eh, madinig ko ng... Meron kasing pinarating sa akin yung ating mga kaibigan. Si Inkong, ipinanguto nitong nakaraang pasalamat yung tungkol sa dalisay na wika. Ayan. Pure language. Ito ika ang gagamitin ng lahat ng mga maliligtas. Ang wikang gagamitin sa pagsasalita ng lahat ng maliligtas mula sa iba't ibang mga wika, bayan at bansa ayon sa Biblia. Ito ay pinanguto ni Inkong. Hinihintay ko lang po yung ating mga kaibigang walk-ins para mismo madinig ko kung paano chinubibo, pinaikot-ikot ni Inkong ang mga miyembro para mahilo at mauto. Ha? Sana yung ating mga kaibigang walk-ins magawa ng paraan na marinig ko mismo itong mga kalokohang mga pinagtuturo ni Inkong. Kaya nga kalokohan yung tinatago ni Inkong eh. Hindi ba? O tayo mga magulang at mga kaibigan. Dahil ako'y nagtitiwala na yung ibinibigay ng Panginoong Diyos na kaalaman, karunungan, unawa, galing sa Diyos. Hindi mo ba yan eh, aking ibinabandila? Ha? Gamit ko Facebook Live, YouTube Live. Ha? Buong mundo, gusto ko marinig nila itong mga pinagkakalob ng Panginoong Diyos sa atin na unawa, karunungan. Sila Inkong hanggang kanta na lang eh, ibandila ilat hala ang babala sa dalaga binata at madla sa taong nagwawalang bahala ng baligtas sa dusa at mga sakuna. Hanggang awit na lang yun, ibandila ilat hala. Bakit nga tinatago? Ha? Ba't ayaw i-broadcast? Ayaw ilagay sa Facebook Live, ayaw ilagay sa YouTube Live, ha? Ayaw i-broadcast sa radio television. Sayang na sayang ang inyong radio television sa Pilipinas. Ginagamit lang ni Bonjing sa kanyang mga programang pang showbiz at pang politika. Lalo po ngayon, mag-e-eleksyon. Nako po, gagamitin na naman ni Bonjing yung mga facilities na yan para magpalakas sa mga politiko. Ha? Yan ang gagamitin ni Bonjing para makakuha ng koneksyon sa mga politiko. Sa halip na yung salita ng Diyos ang ipangaral dyan, ha? Gamitin niyang mga facilities na yan para mabilis na maipangaral ang mga salita ng Diyos. Ay hindi. Puro replay. Paulit-ulit. Yan, nagsasawa na. Baka kahit mga taga-adro, sawa na. Hindi na nakikinig doon sa programa nila. Bakit? Yun at yun din eh. Ha? Yung mga miyembro nga, kahit pagbawalan ni Inkong, huwag kayong manonood, makikinig kay Willy Santiago, dito nga pumupunte. Ha?
Dito nga sila nanonood, nakikinig. Eh, bakit? Eh, wala lang ang mapakinggan na bago doon sa kanilang mga programa sa radio at television. Kaya nga, yung ipinagmamalaki ni Ingkong, alam mo, Ika, marami nang nai-record na mga paksa ko, ang ad bro, kaya Ika, kahit ano pa mangyari, kahit mawalan ako, nandyan na Ika yung mga recorded videos na yun. Papakinabangan ni Ika ng kapatiran, papakinabangan. Nako eh, pag nadinig ng mga miyembro yung mga pinapangaral ni Ingkong ng mga 1980s pa, nako eh, puro kakontra na ho nitong mga pinapaksa niya sa 2018. Kaya nga hindi magawa ni Mel na halukayin pa yung mga 1980s, mga 1990s. Bakit? Eh kasi agad mapapansin ng mga miyembro na iisa yung Ingkong na nagsasalita. Bata-bata lang noong 1980s, 1990s. Pero siya rin yun. Pero iba ang sinasabi, 1980s, 1990s, at year 2018. Ha? Makikita agad yung mga sinabi ni Ingkong na yung baha sa panahon ni Noe ay worldwide flood. 1980s, 1990s, worldwide flood ang baha sa panahon ni Noe. Pagdating nitong 2009, 2010, yan, dun sa Revelation TV, nasa YouTube po yan, kay Dr. Grady. Nako eh, si Ingkong ang istanda po sa baha sa panahon ni Noe. Local flood na lang. Hindi na pang buong mundo yung baha na yon. Naloko na. Ayan, tapos, yung malaking kapighatian na ipinanakot ni Ingkong, ipinantakot ni Ingkong sa mga miyembro niya, sa mga manggagawa, mga binata talaga, huwag na kayong mag-aasawa. May paparating na malaking kapighatian. Yun na lang ang hinihintay nating palatandaan. Pag nandyan na malaking kapighatian, darating na si Jesus Christ. Tama po. Yan ang turo ni Ingkong. 1980s, 1990s. Ha? Eh tapos, dahil napakinggan ni Ingkong ang aking paksa tungkol sa malaking kapighatian. Noong mga 2011, pinawalan pa niya si Sunny at si Rodel sa YouTube at tinutulan yung paksa ko sa malaking kapighatian. Ano ang pagkakalat nung dalawang pinawalan ni Ingkong? Nandyan pa yung kanilang videos. Mga panateks, balikan niyo yung videos ni Sunny at ni Rodel. Nangangantyo sila sa akin noon eh. Willy Santiago, puro basura ika ang laman ng utak mo. Anong malaking kapighatian hindi mararanasan ng mga Kristiyano? Mararanasan yan! Sinabi ng Panginoon sa sanglibutan, mayroon kayong kapighatian. Ayan, halinaw ika! Sa sanglibutan, mayroon kayong kapighatian. Nung balikan ko, yung dalawang mokong, sabi ko, dyan ba sa binasa niyong Juan, 16:33, meron bang nakalagay na malaking kapighatian? Ang nakasulat sa sanglibutan, meron kayong kapighatian. Hindi naman sinabi sa sanglibutan, meron kayong malaking kapighatian. Naloko na. Kaya nga, pinulot din kong yung dalawe. Hindi na ho niya pinagpatuloy dahil talagang lampaso ang nangyari eh. Kumbaga sa boxing po ay talagang knockout. Talagang tihaya. Ayan, kaya tinan nyo po. Nandiyan pa naman yung video ng dalawa. Ano istad nila? Malaking kapighatian. Mararanasan. Tapos, pagdating ng 2016, eto na, iba na ang kwento ni Ingkong. Yun daw sa Ani at Rodel.
Eh, pag daw nanonood ng aking program, may iinom muna ng bawang para daw hindi ma-high blood. Eh di talagang gusto rin nila talagang mapanood at mapakinggan ang mga sinasabi ko. Ha? Eh ako naman eh, kahit panoorin ko sila, ako'y nagtatawa lang eh. Bakit? Alam na alam ko mga kalukuhan ang sinasabi, hindi ako apektado. Tapos si Ikong, ito ngayon ang palusot. Mali si Perez. Ah, mali si Perez. Kung sabihin ni Ikong, 1980s, lumitaw ang tunay na iglesia. At yung iglesia ni Perez, eh, hindi sa Diyos yung iglesia na yon. Eh, noong 1980s, hanggang ngayon, eh, ang karamihang tinuturo pa rin ni Ikong, eh, turo ni Perez, eh. Tama po? Tama po ba? Paano ngayon yan ire-reconcile ni Ikong? Inuumpisahan niya ngayon ang kasaysayan ng iglesia niya, 1980s. Eh, noong mga panahon na yon, eh, dala pa rin ni Ikong ang mga turo ni Perez. Sabi nga ni Sani Trudel, eh, subo si Nicolas Perez, eh. Tama po. O ngayon, si Ikong, eto na ang sinasabi niya, mali si Nicolas Perez. Hindi sugo dahil mali ang turo. Eh, yung mga pinagtuturo ni Ikong from 1980s hanggang ngayon, eh, dala pa rin niya mga turo ni Perez, eh. Wala talagang pupuntahan dito si Ikong. Kaya si Ikong, ano sabi? Kayo ikang mga nagtitik-tik dito at binibigay nyo kay Santiago ang mga video, ba't kayo dito naniniktik? Eh, mas maraming mali sa Katoliko. Ayun, yun na lang ang sinabi ho ni Ikong. Mas maraming mali sa Katoliko. Doon kayo maniktik, mas maraming mali sa kanila. Ano ibig sabihin? Eh, aminado si Ikong, marami ring mali na turo sa iglesia niya. Mas marami lang sa Katoliko. Nagtuturo. Ayan. Si Ikong, ayaw na po niyang gamitin yung Zacarias 13:8-9. Mga kasama, yung nagkatatlong bahagi ang iglesia ni Nicolas Perez, dalawang bahagi, mahihiwalay, mamamatay. Ang ikatlong bahagi, maiiwan, dadalisahin sa apoy. Ayaw na po ni Ikong gamitin ngayon yan kasi alam ni Ikong na yung talata na yan na kanyang pinagbabatayan eh naibulgar ko na. Ha? Hindi na pwedeng makalusot yan, yung Zacarias 13:8-9 na yan. Bakit? Yung hula na yan eh sa Israel yan matutupad. Pag nandyan na po yung malaking kapighatian, 2/3 ng population ng lahing Israel mamamatay. 1/3 lamang po ang magiging survivors. At yung 1/3 na yon, after ng malaking kapighatian, yan ang pararamihin ng Diyos. Jeremias 30:19. Ayon, kaya si Ikong, alanganin na. Ayan, si Ikong, alanganin na. Tama po. Ha? Naniniwala ba kayo si Ikong, alanganin? Alanganin na si Ikong dyan sa Zacarias 13:8-9. Yan ang ibig ko sabihin. Doon alanganin si Ikong. Alam na alam niya na mula nung yan na italakayin ko, hindi na niya mahihilot yan. Ha? Zacarias 13:8-9. O para maintindihan natin mabuti, upisahan niyo sa Zacarias 13:7. Nakasulat doon, yung pastor, sasaktan mo na yun. Mangangalat ang mga tupa. May kaugnayan yung 13:7 sa 8-9. Ganyan po pag-aaral.
ha, ng mga nakasulat sa Biblia para kayo hindi na pagtuuto, hindi kayo natsutsubibo ng mag-uncle na yan. Eh, pinanluko ni Ingong yan eh, para mahikayat niya yung mga miyembro sa haligit suhay. Dito kayo ika sa amin, kami ang ikatlong bahagi na dinalisay sa apoy. Ah, yun ang kanyang turo eh. Hindi naman turo ni Nicolas Perez yung tatlong bahagi na yan eh. Galing lang sa imahinasyon ni Ingong yan eh. Yan, meron siyang pinapatunog na hulang na tupad sa kanilang iglesia, samantalang hindi naman yan para sa iglesia, kundi yan ay para sa Israel. Amen. Ayan, yung Zacarias 13:8-9 na yan, eh hindi pa sa mga bagong bautismo pinapalabas pa yan, church history nila. Pinapatibay nila ang mga miyembro na natupad ang hula na tayo ang ikatlong bahagi na dinalisay sa apoy. Tayo ang bayan ng Diyos. Eh, ngayong alanganin na si Ingkong dahil nakita niya, hirap siya para i-depensa yung sinasabi niya na tatlong bahagi. Ang eto na lang kay Ingkong, hindi pala sa Diyos yung iglesia ni Perez. Ah, hindi pala sugo si Nicolas Perez, dahil ang pagitaw ng iglesia ni Perez ay hindi sa panahon na malago ang kaalaman. Eh sila Ingkong daw 1980s. Tamang-tama sa hula kay Daniel 12:4 ang kaalaman ay lalago sa panahon ng kawakasan. Eh samantalang si Ingkong tinutulan niya nitong mga nakaraang buwan yang paliwanag ni Perez, hindi pala ikakapatid na arme ang hinuhulaan dyan kung kaalamang lalagoy technology, at hindi pala ikabang sasakyan yang mga tatakbo ng paruot parito. Yan, yung ikang pagtakbo, yung ikay mga tao, mga ngaral ng salita ng Diyos. Yan ika ang talagang paliwanag dyan. Kaya mali si Nicolas Perez. Ito naman si Army. Oo nga po, mali si Nicolas Perez. Si Army yung jukebox ni Ingkong. Hinuhulugan ng pera para kumanta. Ayan. Tapos ngayong bibitawan ni Ingkong ang iglesia ni Nicolas Perez. Ito na ang kwento na ni Ingkong na talikod ang unang iglesia. Ayan. Nawala ang unang iglesia, nagkaroon nga ng global news blackout sa salita ng Diyos. Amos 8:11-12. Pang buong mundo ikayan, nawala ang salita ng Diyos. Hindi narinig yan. 1980s. Yan, tamang-tama ika sa hula ng propeta Daniel sa panahon ng kawakasan. Lalago ang kaalaman. Mauunawaan ika yung nakasaradong aklat. Ayan, ang kalokohan ni Ingkong. Yung maling paliwanag ni Perez na itinapunan niya, eto, dinampot uli. Hindi pa ba kayo nakakahalata niya? Yun bang mga taga-adpro eh, talaga bang kayo ay mga natutulog sa pansitan? O talagang kapala na lang ng pagmumukha, kapala ng apog na lang, at ang usapan eh, survival na lang. Ha? Na pagka kayo bumitaw kay Ingkong, magugutom kayo. Ganun ba yun? Baka kaya, dinadaan na lang sa DEDMA. Kahit ng AdPro, alam na alam nila, sila nagre-record eh. Ha, sariwang-sariwa yaang nagsalungatang paliwanag turo ni Ingkong sa Daniel 12:4, pero pikit mata na lang. Ayan, tiimbaga na lang ang nangyayari. Ha? Kumbaga eh nagtetegang kawali na lang si Mel. Ha, eh
Pagka si Meleya, siya ang unang nagbisto na nagkakakontrahan ng mga turo ni Inkong. Nako, eh, magugutom si Mel. Magugutom ang kanyang pamilya. Eh, may edad na si Mel. Yan po ba ay makakapagtrabaho pa? Eh, may sakit na yan. Mahina na katawan yan. Tama po. Ang iniisip na lang, eh, paano na lang pagka siya ibibitaw kay Inko kahit alam na alam ni Mel sa puso niya, kontrahan na yung mga turo ni Inko. Meron ba ganong sugo ng Diyos? Ha? Sa Biblia? Ha? Kinokontra sarili niya sa mga turo niya? Walang ganon. Ha? Walang mababasa sa Biblia na sugo ng Diyos, kinontra sarili niya. Ayon. Eh si Inkong ay 50 years, 5 dekada nang nangangaral ng mga aral na walang katiyakan. Ha? 50 years. Ha? 5 decades na ang mga pinagtuturo ni Inkong. Kahit siya tanungin mo ngayon, hindi siya sigurado. Tama po. Oh, mga panateks. Yung mga miyembro dyan, mag-isip-isip kayo. Hindi ba? Nitoong nakaraan lang eh, dun sa huling video na sinabi ni Inkong, mga kapatid, balik kayo ha sa Linggo at baka sakaling tayo eh makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Nung marinig ko yon, naloko na. Inulit ko ulit, ganun pa rin. Sabi ko talagang matalas pa rin yung pakinig ko. Tinanong ko sila, Brother Bert, Brother Bert, nadinig nyo ba? Yung last part ng video. Ayan, si Ben Ahubi. Ulit-ulitin nyo ako yung last part. Sabi ni Inko, mga kapatid, balik kayo sa darating na Linggo at baka sakali makalakip tayo sa unang pagkabuhay na maguli. Yan ang hirap. Yung inyong tagapagturo, hindi sigurado. Walang katiyakan. Yan sa unang pagkabuhay na maguli, kung sila ay makakasama dyan. Sa bagay, meron nga din nangyari sa Bible Exposition, tinatanong si Inkong kung siya ba ay ligtas na. Nako, si Inkong ay alanganin, hindi masagot. Hindi madiretsa ni Inkong kung siya ay ligtas na. Ang sinasabi lang ni Inkong, eh, para ika matiyak mo kung ika'y maliligtas na, pag malapit ka ng mamatay. Si Apostol Pablo ika, eh, natiyak lang yung kanyang kaligtasan nung malapit na siyang mamatay. Naloko na. Ayan. Eh, samantalang sa Biblia po, mga magulang at mga kaibigan, ang pangangaral ng Diyos, tiyak po yun. Siya po ay sigurado na siya po ay ligtas at meron na pong kaligtasan. Nagkakaintindihan po ba tayo? Pagka mangangaral ka ng Diyos, ay sigurado ka po sa kaligtasan. Hindi pwedeng ikaw ay baka sakali. Ha? Eh, si Inkong eh, ang sinasabi niya, eh pagka daw malapit ng mamatay ang isang tao, sakalang masisigurado kung siya ay mayroong kaligtasan. Ayan, babasahin ko po ang katiyakan po ng kaligtasan. Dito po sa isang talata ng unang Juan 5:11. Ito, mas maganda ang pagkakasabi ng Apostol Juan. At ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos
ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ano po ang ating nabasa? Nadinig niyo po ba, mga kasama? Ayan, ang dami natin ngayon. Ha? Nasa 70 na tayo. Ha? Salamat. At marami po ang ngayon na itumutok. Si Apostol Juan, natiyak po ba ng Apostol Juan at ng mga tinuturuan niya nung una na sila po ay may kaligtasan na, may buhay na walang hanggan na sila? Natiyak po ba? At ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Nabigyan na po ba o bibigyan pa lang ng buhay na walang hanggan? Sagot nga po, mga kasama. Ha, ulitin ko po tanong. Dito po ba sa unang Juan 5:11? Yung po bang buhay na walang hanggan? Ha? Ito po ba'y naibigay na o ibibigay pa lang? Nabigyan na ba sila Apostol Juan at ang mga unang Kristiyano ng buhay na walang hanggan o bibigyan pa lang? Ang linaw naman eh. Ha? At ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. O, tuloy ko basa ha? Sa talatang 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. O mga kasama, napansin niyo po ba yung talatang 13? Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman. Ano po yun? Na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Ano dapat nating malaman? Bilang mga Kristiyano, mayroon na tayong buhay na walang hanggan. Narito pa tayo sa lupa, ang buhay na walang hanggan, nasa atin na. Amen. Nagkakaintindihan po ba? Sino po ang nakakatiyak na meron na po siyang buhay na walang hanggan kahit siya rin nasa lupa pa lamang? Sabi po rito, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y merong buhay na walang hanggan. Sa makatwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Kaya pagka po ang Kristiyano nananampalataya, ibig sabihin, nagpapatuloy sa pananampalataya sa anak ng Diyos, kay Jesus Christ, meron na tayong buhay na walang hanggan. Amen! Meron na tayong kaligtasan. E din sa Money Collectors Group International, palibasa, yung mag-uncle dyan, mga alanganin, ha? Yung magtiyuhin dyan eh, mga alanganin. Alanganin sa kaligtasan. Kaya yung mga membro nila, mga alanganin ding maligtas. Ayan, yun po yung aking gustong maipapansin bago po tayo magtapos. Sa magandang balita, Biblia, at ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ayan. Sabi po rito eh, sa magandang balita, Biblia, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Na ipagkaloob na po ba ang buhay na walang hanggan?
sa sumasampalataya na ipagkaloob na ang buhay na walang hanggan. Sa 13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kaya yung mga miyembro dyan, ba't kayo nagtsatsaga? Ba't kayo nagpapatuloy pa dyan? Eh, hindi naman pala sigurado ang kaligtasan dyan. Mismo ang inyong mga leader, ang mga alanganin na maligtas. Bakit? Eh, alam nila mga pinaggagawa nila sa buhay eh. Ha? Alam na mag-angkel na mahihirapan silang maging dapat sa Diyos, maligtas eh. Bakit? Eh, mga pinag-aagawa lang nila ng mga kawalang hiyaan eh. Mahihirapan silang maging dapat sa Diyos eh. Si Ingkong, nangwawasak ng pamilya. Naninira ng pamilya si Ingkong. Ang pamilya, mahalaga sa Diyos. Siya ang nagtatag ng pamilya. Inumpisahan ng Diyos sa halamanan sa Eden. Tama po. Ha? Pinapahalagahan ng Panginoong Diyos ang sangbahayan ng pamilya. Gusto nga ng Panginoong Diyos ang buong sangbahayan ay maging dapat eh. Sa kanya, sinabi ng mga apostol, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Pinapakita yung kahalagahan ng sangbahayan noong pamilya. Gusto ng Diyos, maligtas ang pamilya. Eh, si Ingkong, winawasa, pinaghihiwa-hiwalay, ha? Mag-asawa, pinagsama ng Diyos, paghihiwalay ni Ingkong. Eh, hindi ba mabigat na kasalanan yung mga ginagawa na yan ni Ingkong? Ha? Tapos eh, nasa Brazil pa si Ingkong ngayon. Pugad ng mga nasa LGBT community. Same-sex marriage sa Brazil, legal na legal. Ang Brazil ang modern Sodom and Gomorrah. Diyan pa mismo si Ingkong nagpugad. O paano nga makakatiyak ng kaligtasan si Ingkong? Tama po ba? Eh si Bonjing naman, lalong mahihirapan din ito. Eh bakit? Eh yun lang ginawa niyang pagbabalat kayo, pagpukunwari. Ha? 7 taong nagpanggap na binata, eh, samantalang mayroon palang kalibin. Hindi ba yan eh, pagsisinungaling yan. Pagsisinungaling, unang-una sa Diyos at sa mga miyembro dyan. Tapos eh, yung mga salapi na pinaghirapan, dugot pawis ng mga miyembro, eh, dinaya nila yung mga miyembro, sila nung uncle niya. Sila nagpasasa, sila nagpayaman, ang iglesia nila dugyot. Ang iglesia nila dahok. Ah, walang sariling mga kapilya, walang sariling mga bahay-sambahan. Ah, pero silang mag-angkel, maraming mga mansyon, maraming mga ari-arian, mga luxury cars. Ayan, may pinagpapasasaan ng mag-angkel ang resources ng iglesia. Ayan. Kaya mahihirapan talagang makatiyak ng kaligtasan yung mag-angkel na yan. Ngayon, yung mga miyembro na naliliwanagan po dito sa ating mga pagbubulgar dito, yan, yung mga aral ni Ingkong na napamalian natin, sana huwag kayong magpatumpik-tumpik, huwag kayong magpadelay-delay. Ayan. Napatunayan yung ang iglesia na yan, eh, patay na iglesia, walang kapangyarihan ng Diyos, takot nga sa masasamang espiritu, kahit sa pula may wala kayong ano dyan, hindi ninyo kayang malabanan ng ulam, ang barang, ay umalis kayo dyan habang may panahon pa, magmadali kayo. Ha? Hindi kayang labanan ng iglesia na yan, ng Diablo, si Satanas, dahil walang kapangyarihan ng Diyos, walang Holy Spirit. Yan, pagka ang iglesia ay patay,
hindi makakalaban sa diablo kay Satanas. Amen. Ayan. Kahit po sa literal na usapan, pagkapatay yung katawan, ay hindi na makakalaban yun. Tinan nyo si Nicolas Perez, matagal ng patay, hindi makalaban kay Ingkong eh. Hindi makasagot si Nicolas Perez eh, dahil matagal ng patay. 1975, nang mapatay si Nicolas Perez. O hindi na niya maipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi na siya makalaban dito sa ginagawa ni Ingkong at Arme na siya ay sinisiraan ng karangalan. Ayan, yun ang ibig ko sabihin. Kayo ay nasa isang iglesia na patay. Yan, hindi iglesia ng Diyos na buhay. Walang kapangyarihan ng Diyos. Walang kapangyarihan ng Holy Spirit. Walang mga milagro. Ha? Eh, mag-isip-isip kayo. Mali-mali pa ang turo. Mali-mali pa ang aral. O dito po, sa pagsasama-samang ito, nandiyan ang mga katuruan galing sa Panginoon. Maliliwanag na aral. Marami nang nagtangkang tutulan, hindi natutulan, hindi napamalian. Ito pa po ang nadagdag. Nandiyan na ang kapangyarihan ng Diyos. Nalalabanan si Satanas, nalalabanan ng Diablo, ang mga masasamang espiritu, ang mga demonyo, mga mangkukulam, mga mambabarang, kahit mga maligno. Ayan, nalalabanan. Ayan, nagtatagumpay. O saan pa kayo? Tama po. Meron kayong mga sakit at karamdaman, sige po, dumalo po kayo. Ha? Umaten po kayo. Makipag-fellowship po kayo at pagagalingin kayo ng Panginoon. Yan. Sa pananampalataya po ninyo, gagaling po kayo. Ipagkakaloob ng Panginoon ang kagalingan sa inyo. Nandiyan ang mga kapatid. Ha? Makapagpapatunay. Sila po mismo, hindi ko tinuruan ang sasabihin. Noong nakaraang Sunday, sila po mismo, nagkwento, nagpatotoo, paano pinagaling sila ng Panginoon. Kaya nga po, nagpabautismo na sila noong Sunday eh. Ha? Tumanggap ng bautismo, itong mga taong ito na naranasan nila ang gawa ng kamay ng Panginoon. At yan din po yung aking sinasabi sa lahat ng mga nararating ng ating pangangaral. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay hindi naman nagbabago. Ang kanyang gawain magpagaling ng lahat ng mga sakit at karamdaman, tinatanggihan ng ospital, ng mga doktor, kayang-kayang pagalingin ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, sobra na po tayo sa 2 oras. Salamat po sa lahat ng mga nakasama. Yan, napakarami po natin ngayon. Yan, sasama loob ni Ingkong kasi umabot po tayo ng 70. Marami po ang tumutok at nanood ngayong gabi at sa mga darating pang araw, pararamihin pa yan ng Panginoong Diyos. Bago po tayo matulog, huwag nating makalimutan ng manalangin, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. At sa umaga po, pagising natin, yan po ang agad nating gawin. Manalangin tayo, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Good night and God bless po sa ating lahat.